What's up mga boss? Yan, ngayong araw na to, gagawa tayo ng box para sa customer natin. Ayan, ito yung details. Bali, City Sounds na 1,000 RMS Tropo XL yung sub niya. Tinignan namin yung recommended cubic feet sa box na supported almost 1.722. Parang ganun yung nakita namin. Ayan, ang gusto ni customer medyo low tune. Ayan, bali. Ayan, na-compute ko sa box namin. Ayan, wedge. Sa inches yan mga boss. Dito millimeter. Kasi millimeter talaga yung gamit ko. Sundan nyo na lang. Tignan nyo na lang. Bali yan. Ito kasi nakaharap sa likod ng sasakyan. Ito yung sa may upuan. Yan, bali ito yung details. Pasensya na sa drawing mga boss. Ayan. Ang magiging port nito ay, hindi ako nagkakamali, 26. Ito yun mga boss, yung port. Yan, malaking yan. Ito, kagagawa lang nitong mga to. Yan, yan, bago lang yan. Mga order din sa atin mga boss. Yan. Ito yung gagamitin nating port dito sa box na yan. At patang ko ulit. Yun mga boss, yan, almost 26 inches ang haba ng port na to. Yan, para sa 35 hertz. Yun yung lumabas sa apps na gamit ko. Yan lang muna. Yan, bali 26 inches yung haba ng port natin, 6 inches diameter mga boss. Ayan yung sub nya, nasa side yung port. Tapos yan ang sukat natin. Yan, okay, screenshot nyo na lang if ever makatulong sa inyo. Baka sakali yan, may baka makatulong. Yan, bali ito na yung pattern namin nung nagsukat kami sa sasakyan. Yan yung side na yan. Yan, ito ang susundan ko na yan. Bali, yun na nga yung sukat, naka-indicate na. Ayun yung paggagayahan natin. Ayan. Malaman mamaya kung paano gagawin support, kung kailangan talaga ng brace niya sa loob or ano. Makita natin kasi ito ko mabuo muna yung back nang makita kung tatama siya sa magnet nito kasi mahaba yung loob. Bali sa inches mga boss, 35 inches yan. Pinakang harap niya yan. Ayan, nakakat ko muna yung mga piece natin. Hindi ko na ipifilm kasi baka umaba yung video. Pagkakat ko, papakita ko naman sa inyo kung paano natin ibibuild mga boss. Ayan mga boss, cut ko muna. At maghihintay na rin itong mga port na yan. Meron pa tayo natitira dyan na hindi pa nagagamit. Ayan mga boss, cut ko muna yung pieces tapos video ko ulit mga boss. Okay mga boss. Yun mga boss, nakat ko na yung unang part na kukuhan ko nung 3 pieces na mahaba. May konting share lang ako mga boss kung paano ako mag-cut ng angle. Yan, katulad nito. Yan, di ba yung ibabaw niyan. Naka-angle kasi yan dapat. Yan. Yan, bali. Naka-angle cut siya. Yan, kung ito yung original natin plywood. Siyempre yan, meron siyang cut na naka-angle dyan. Nakuha lang ako ng medyo matigas na cardboard or kung anong medyo something na matigas-tigas. Yan, actualin lang yan. Yan. Yan, ina-actual ko na lang ng kuha. Ayan, halos pantay na nung ano, nung box. Tapos, magagawin ko sa circular. Ayan, ikinat ko na. Seset ko naman siya dito. Pasensya na mga boss kasi ayun, isang kamay yung pang video ko eh. Yung isa pang hawak. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakaset na yung circular soko dito sa cut na to. Ayan. Bali, ganito lang gagawin. Lapat nyo lang to. Tapos, yun. Ayan. Almost. Ayan. Alis parehas na.
Yan, halos yun na yun ang mapuputol kong edge. Yan mga boss, yan. Yan, ganito ako magkuha ng angle na may puputulin yan. Siyempre, pag dumaan yan, sigurado, ganyan yung cut. Nasa sa akin na lang kung tuwid yung pagputol ko, yan. Ayan mga boss, share ko lang naman yan paano kumuha ng angle cut sa ano, sa circular saw natin yan. Yan, almost same naman lahat na nung angle. Ito ganun din, yun. Pwede rin siya. Tapos dito sa ilalim yung naka-angle cut din. Yun, halos isa. Ito lang yung puputulin ko, okay na. Yan, tapos dito sa front baliktaran. Yan. Okay mga boss, cut ko ulit. Proceed tayo dito sa akin na cut ko. Mamaya bibidyo ko pag build. Okay mga boss, salamat. Yan, putulin na natin ulit. Ayun, update tayo mga boss. Yan, tulad ng sabi ko, yun na yung kabilang side. Ito yung dito sa side na to. Yan, nakat na natin yung mga cut. Ayan, yung may mga angle. Yan. Yan, mga yan yung may mga angle. Yan. Yan. Diyan, di pa naman nakapako. Kailangan pa ako natin para makita. Ayan. Yan yung laki ng ating box. Wedge box. Yan. Yan mga boss. Pwede na natin itong i-build. Tapos tignan natin yung magiging pwesto ng port nya. Yan, naka may kalang-kalang lang yan. Okay mga boss, build na natin. Yun mga boss, update. Ayan, medyo nabuo na natin yung mukha na lang. Tapos yung butas ng port, yung butas ng sub. Hapon na, bukas ko na ulit siya itutuloy. Naku, mukhang sa labas pa naman yun, pero mukhang talagang tatamaan ng ano, ng magnet yung port, kaya baka magbabawas. Malaman pagka na natapos na siyang mabuild. Ayan. Ito yung front panel. Ayan. Yun yung may naka 45 dyan. Mukhang aabutin. Malaman natin. Ayun mga boss. Ito muna yung update natin sa wedge box natin ng City Sounds na 1K RMS. Ayan. Bukas tuloy natin. Medyo hapon na din. Kaya bukas na ulit na umaga. Okay mga boss. Salamat, stay tuned. Buboy natin tong video hanggang matapos, matest natin yung box niya. Okay mga boss, salamat. Yun, what's up mga boss. Yan, pasensya na kayo sa background natin. Ayan, continue na natin yung gawa natin ng box ng City Sounds. Yan, naki-extra lang si 1XL dyan. Sa customer ko din yan. Ayan, yan na yung port natin na nasa side. Ayan. Yung 6-inch port. Tapos, nabawasan siya mga boss ng
almost 4 inch, bali 22 na lang kasi tumama dun sa magnet nung 1XL, malamang mas lalo sa City Sounds kasi mas malaking magnet nun yun. So far okay pa naman kay customer kasi sabi ko medyo talagang aasahan na yun, yan yung binawas natin na puwitan ng port. Ayan. Ayan mga boss, yan na yung continue natin ng project. Pipaint ko yan tapos tetest natin yan para updated din kayo. Yan, may brace yan sa gitna, magkabila kasi mahaba siya masyado. Yan. Meron yung brace dito rin sa likod. Yan. Yan, mahaba kasi ito mga boss, mga 35 inch. Ayan mga boss, yan yung update natin dito sa box natin na aeroport na ginagawa ko. Bali, yun na yung sukat, yung nasa details niya dun sa unang-una. Bali, 38 hertz na nga pala ito mga boss kasi nabawasan nga yung port niya. Nung 35 naging 38 kasi umiksi. Ayan mga boss, ayan yung latest update. Tapos, ang gawin natin ni pepaint ko yan. Tapos, titest natin yan. Pag nadala na ni customer yung sub niya, doon natin itest kung wala pa dito na muna. Okay mga boss, salamat. Sa mga bago natin viewers dyan, yan. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Libre lang yan mga boss. Yan, para updated tayo lagi sa bago nating video. At kung may may tutulong mga video ko, salamat. At kung wala naman po, pasensya na. Okay mga boss, salamat. At ito muli, Emson Chan. Sunod po ulit natin video. Okay. Ayan mga boss, yan. Mix na yung paint natin. Napahid ko na. Ayan, kung mapapansin nyo. Tulad sa vlog ko, sa ibang pagpahid, yan. Ganyan muna. Ipapahid nyo muna siya ng paleta. Parang minamasilya lang yan. Tapos ganyan siya. Pag na-cover na lahat niyan, tsaka nyo dadaanan ngayon ng roller. Ayan mga boss, kita nyo naman, no? Ayan, no? Gumuguhit talaga yung texture. Pagka maganda naman yung pagkakamix, okay yan mga boss. Ayan. Ayan, nadaanan na natin yung pako. Ayan, daanan nyo yung mga gilid. Ayan, kayo nang bahala magbabalance yan kung paano. Ayan, nasa sa inyo na yan mga boss. Mas marami dito sa amin may gusto ng textured kaysa yung ano, yung plain na black na makinis. Ayan mga boss, almost yan. Okay na sa yan. Mamaya pakita ko yung final result. Bali, skip ko na muna yung video para maayos ko yung pahid. Okay mga boss, stay tuned na. In paint natin. Ayan. Okay mga boss. Ayun, what's up mga boss. Yan, ito na yung ating box na wedge type na City Sounds. Yan, ayan yung City Sounds na 1KRMS. Ito yung port nya. Ayan, magsasample tayo. Ayan, ayan sya.
Ayan, ito yung dala ng customer na na full range mono, ayan. Dito natin itatry. Ayan, nakakabit na yung speaker niya, ayan. Nakaset na din dito. Tapos, ayan, yung gagamitin natin. Sub lang gagamitin natin mga boss kasi due to copyright claim. Dito tayo maglalagay ng mid, sub lang po tayo. Ayan, ito yung kantang gagamitin natin. Okay. Play tayo mga 35. Ayan, 37. Mga boss, next song tayo. Sub lang tayo, testing natin dahil baka tayo makopyright, sayang. Hanap tayo ng isa pa. And ito, next song po tayo. Ayun, ayun, ininaan ko ng mga boss yung ating sounds. Yan yung test natin ng City Sounds na 1K RMS. Yan, mahina na yung sounds natin. Yun yung sound check ng 1000 RMS. Yan, ginamit na ating mono is itong reactor. Yan, okay mga boss, salamat sa pagsubaybay dito sa project natin.